Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4Ks FB YouTube channel, si Loso Baybayan. Manggagawang panlipunan, may matututunan. Inspiration at kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4Ks FB YouTube channel, si Loso. Sa 4Ks FB YouTube channel, si Loso Baybayan. Manggagawang panlipunan, may matututunan. Inspiration at karanasan. Ayan, Bok Nico, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa ating mga kapatirang social workers, mga manggagawang panlipunan. Ako po, si Ricky Bunaw, kumusta po kayo? At sana okay lang kayo diyan. Wow, we are back, Bok Nico. Kagabi, meron tayong 4K specials with our Professor Telmalin Mendoza. At napakasaya natin kagabi, biruin mo Bok Nico, napasayaw natin ang ating icon of our profession. Ano? Yes. Hindi lang kwentuhan Bok Nico, may kantahan, meron ding sayawan. Kaya nadagdagan tayo ng kasiyahan Bok Nico, ang saya natin doon sa ating games. At may lima tayong mga winners Bok Nico. Yes, Bok. Kabatiin natin ang ating mga kapwa manggagawang panlipunan mula Sabtang, Ibatan hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Yes, Bok. Tama ka. Napasayaw talaga ako kagabi. Talagang, to be honest, first time ko nagtanggal ng aking suit. Umindak tayo kasama ang ating social work icon, Professor TLM. First time ko lang nakitang umindak si Professor TLM sa Sumpa. At alam mo, Bok Ricky, nakakatuwa ngayong gabi. May 4Ks tayo. At magpasalamat din tayo at naibitahan tayo sa past week kagabi at nag-isa tayo sa mga main event nila to interview Professor TLM. Pasalamat tayo ngayong gabi dahil habang namamahinga sila ngayong gabi at kumakain ng iyong Saturday dinner,
Alam niyo po mga kabaro at mahal naming social worker at mga taga-subaybay ng 4Ks sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Okay? Kahit po may pandemic, we all have the reason to smile. Na-remember niyo po yung sinabi ni Professor TLM, the importance of sex. Yeah. Bob Ricky, yeah, we need to explain the meaning of sex. Exercise? Ano ba? Self-care. Self-care? Self-care. Oh. Yes. Eat well. Sleep well, tama. Thank well. Eat well. Okay, remember the importance of self-care sa ating mga social workers at sa ating mga kapwa naglilingkod sa bayan. Umanap ng kakaibang gagawin para sa ikakasaya natin ngayon because we all deserve to relax and to be happy. This is for our mental health. And remember, gusto lamang natin batiin about Ricky, yung mga nasa Cagayan ngayon, yung mga munisipalidad na binaha, na imbag na bigat na kayo amin, Apo, at sa ating mga Muslim, our Muslim brothers and sisters na manggagawang panlipunan, social workers. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Welcome to our 4Ks. Yes, Bok Ricky. Alam mo, Bok Nico, kailangan natin pasalamatan at batiin. I-congratulate natin ang mga outstanding social workers of the Philippines as awarded by our Philippine Association of Social Workers Incorporated sa ating convention. Bok Nico, hindi na natin isa-isahin itong mga awardees natin ng mga kapatirang social workers, pero parang kasari na rin tayo doon, Bok Nico, dahil hindi man tayo makatanggap ng official award doon sa convention, pero tayo ay ina-awardan din ng ating mga kapatiran sa bayan. Ano, Bok Nico? Yes, Bok. Alam niyo naman paglilingkod natin sa bayan. Tunay, totoo, talagang may puso at katapatan. Bok Ricky, kumusta naman ang iyong linggo? Kumusta ang paglilingkod sa kagawaran at sa pinaka-kapuspalad nating kababayan? Alam mo, Bok Nico, sa totoo lang, napakarami nating mga talagang tinatrabaho ngayong ngayong pandemic at sumabay-sabay pa itong napakadaming bagyo na talagang kailangan na respondihan ng ating kagawaran. At ang iyong lingkod nga po, Bok Nico, ay madalas na doon sa ground, no, sa field, at tuloy na tuloy ang serbisyo publiko, yung ating mga relief distributions, yung pagbibigay natin ng mga coordination, collaboration, partnership with different humanitarian agencies, no, na nagbibigay ng mga responses. Kaya Bok Nico, pasalamatan natin sila at dito batiin na natin yung mga naging katuwang natin sa larangan ng serbisyo publiko. Pasalamatan ko lang, Bok Nico, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, ang atin pong mga Rotary Clubs, ano, na tumutulong, Inner Wheel Club of the Philippines, Bok Nico, yung Agila, no, Bok Nico, pasalamatan natin lahat. Okay. No? At syempre, hindi pwedeng mawala yung mga professional social work organizations kagaya ng Bok Nico. Unahin natin, PASWI. Yes, sumunod natin ang Association of Local Social Workers. Parating nanonood sa atin ang kanilang national president, si Ma'am Annie from Quezon. Yes. Ang Association of Medical Social Workers of the Philippines. Ayan. Ang kanilang presidente at kanilang mga kasama sa ating mga kapwa manggagawang panlipunan na sa mga hospital ngayon. Sumasaludo po kami at nagpupugay. Alam po namin ang kayo po palagi araw-araw ay nasa tinatawag na hot zone, Bok Ricky. Yes. At patuloy nilang pinagsisilbihan ang mga nangangailangan sa ospital at kanilang mga pamilya, Bok. Tama. Yung DOH League, Bok, ito yung mga social workers ng government hospitals, no? May league of social workers diyan. Yung ating mga, wag nating kalilimutan, lagi ako baka mapagalitan ako ng mga kasamahan ko sa department, ano? Yung ating, of course, ADSWI, Association of DSWD Social Workers Incorporated. Buong department yan ng DSWD. Mayroon talaga tayo yan. Bok Nico, yes. Dagdagan pa natin. Yung ating Association of Social Workers sa Court, yung PACSWI, no? Ay sila very supportive ngayon sa pagdiriwang nitong
Children's Month, yung international justice advocacy, no? Yes. Bok, may nakalimutan. Association of Child Caring Agencies of the Philippines, Bok, at saka yung National Council for Social Development. Yes. Napaka-importante po ng role ng ating Association of Child Caring Association of the Philippines. Mm-hmm. Sila po yung nagtataguyod ng karapatan ng mga bata kasama ng ating pamahalaan at sila din po yung nagbibigay ng temporary shelter sa mga batang iniwan ng kanilang mga magulang at pamilya. Napaka-importante po. Saludo po kami sa mga nagtatrabaho, mga gawang panlipunan na nandyan po sa mga iba't ibang child caring institution. Alam mo, Bok, diyan ako palagi nagba-birthday eh. Sa mga child caring institution natin, diyan ko sineselebrate yung ating kaarawan. Baka naman pwede kang mag-birthday, Bok Nico, dito sa 4Ks. Oh, alam mo naman, pag nag-birthday tayo, online eh. So basically, Bok, pasalamatan ko rin lang. Nakasama tayo ng University of the Philippines National Institute for Health, Institute mm-hmm. of Aging, sa kanilang research entitled Fit for Frail. So nilalabas nila kung ano yung ways para maging fit at mapapatuloy yung activities of daily living ng ating mga senior citizens. Saka may isa silang project, Bok, yung dementia. How to cope up with dementia during this COVID-19. Saka, Bok, pasalamatan ko na rin ang ambassador at binubuo ng Australian government and embassy. Ang inyong abang lingkod, kapwa manggagawang ordinary. Napaka-ordinary yung manggagawang panlipunan. Nakakuha po ng Australian grant. So nakita-kita kami sa New Manila, sa Makati. Bok, naligaw nga ako. First time ko ulit pumunta sa Green Hill, sa Greenbelt eh. So we've been given an award to do a research for our senior citizen towards the new normal. Maraming salamat po sa ating ambassador. Yes, Bok Nico, nakakatuwa ngayong gabi. Bok Nico, marami talaga tayong dapat pasalamatan pero siguro mamaya-maya magpatuloy tayo magpasalamat at magpugay sa mga ginawaran ng parangal ng mga kapatiran nating manggagawang panlipunan ng ating samahan, yung ating pathway. So Bok Nico, may 4Ks tayo ngayon ano? At of course, yung mga ipapakilala natin mamaya-maya, Bok Nico, ay siyempre, mga kilala na rin naman itong mga kasamahan natin sa manggagawa. At natutuwa tayo na makasama siya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, Bok Nico, awitan muna natin ng magandang awit ang mga social worker ngayong gabi bago natin ipakilala ang ating guest. Para sa ating lahat, ang social worker, pakinggan po ninyo. Sarili nating bayan, maraming nangangailangan. Ang pilit na nagsusumikap, makaahon lamang sa hirap. Mabuting may maaasahan, handang maglingkod kanino man, katuwang ng bawat mamamayan, may adikain para sa bayan. Ang social worker ay inyong karamay sa kinabukasan ating gabay. Sa kawang gawa nakikita agapay mo at
ang panlipunan. Yes, sung and written by my book, Ricky Bunao. Napakaganda ng sinulat mong kanta, Bok. Talagang ito yung nagpapa-unite sa ating mga magagawang Pilipunan at nagbibigay inspirasyon sa ating kapwa Pilipino, Bok. Yes, Bok. At tayo ay nai-inspire na lumikha ng mga awitin na original para sa ating profession, Bok Nico. At yaman din lamang na binigyan tayo ng talento o skills, kaalaman ng ating Panginoon, Bok Nico. Marapat lamang na ibahagi natin para sa lahat. Para yan naman lang ay magsilbing contribution natin sa ating profession at para na rin sa ating bayan, no? Bok Nico. All right, Bok. Yes, patagalin ang ating Yes, Bok. Oo, ang ating excited na ito. Kanina pa ito naghihintay, Bok Nico. At atin na sigurong ipakilala ngayong gabi ang ating makakasama na panauhing pandangal. Bok Nico, ipakilala mo na. Yes, our inspirational social worker for today is I consider her my mentor and a good friend and one of the inspiration of our social workers, especially in Mindanao. So we have our inspirational social worker from Mindanao. Her name is Usec Mae, the former DSWD secretary, Usec Mae Templa. Usec Mae Templa is the former Undersecretary of the Protective Operations and Program and Institutional Development of the DSWD. She was a consultant of the Davao City Social Welfare Department for the City's Council Committees on Social Services, Children and Family Relations for more or less 22 years. She received her social work license in 1981. She's one of the well-known alumni of the University of Mindanao. On 2007, she finished her master's degree in social work from the UP Open University. And presently, she's pursuing a doctorate degree in social work in Africa, University of South Africa. She has been consulted in various areas in children, women, and one of the main legislation is the Women and Children Code in Davao. So she's one of the brain of this main and important legislation about women and children. Currently, she has been a social work educator since 1981. So basically, our inspirational speaker is both an academic and a practitioner. And she developed the Moro Lumad-inspired social work curriculum at the Assumption College of Davao. And also, she was a lecturer of the Masters of Science and Social Work in Ateneo de Davao. So she has memberships in different international social work organizations. And she's multi-awarded as a social worker and as a public servant. She was elected as a board of trustees of the Philippine Mental Health Association that promotes gender-based violence and psychosocial support during pandemic. As the Undersecretary of the DSWD, she introduced promoting the interests of clients in 71 centers, utilizing interdisciplinary approach. So she is figure prominently in different international and national organizations in promoting and to violence against children and women and international social work. And she is well known in developing in community development as well as in developing indigenous social work. I think without further ado, it is my pleasure and an honor to introduce to you my mentor, our mentor in social work, especially from Mindanao, a proud Pilipina and a proud social worker. Let us welcome the former undersecretary and an academic, Usec Mae Templa. Magandang Ma'am Templa. Yan, welcome. Kumusta po kayo, ma'am? At salamat at pinagbigyan niyo po kami na maging kabahagi dito sa ating programa o newly online
educational and entertainment program, The 4Ks, Kwentuhan, Kaalaman, Kantahan, Kasiyahan. Magandang gabi po, Ma'am Templa. Yes, ma'am. Batiin niyo po sila. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa inyong dalawa dyan, ang ating hihiting at maalam na host ngayong gabi, Ricky and Nick. At syempre ang ating mga tagapagkinig, ating mga social workers sa Pilipinas at sa ating iba pang mga naabot ngayong gabi, lalo na well-known na ang 4Ks sa social work circles locally, nationally, and regionally, perhaps, because of the ASEAN Social Work Consortium. Yes. Maayong gabi, Usec, Ma'am Mae Templa. So basically, ma'am, marami pong tigapakinig tayo mula Mindanao. Talagang yung support sa inyo ng Mindanao Group ay nandyan. Batiin niyo po sila sa kanilang dialekto. Maayong gabi sa atong tanan. Maayong gabi sa mga taga Mindanao, especially sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Sa ating mga taga Caraga, taga Northern Mindanao, no, Region 10, and Region 12, at Region 11, syempre, yung aking base. Yes, yes. For more than ilang decades na po kayo naglilingkod sa ating mga komunidad dyan sa Mindanao. Ganyan po, significant yung contribution nyo. Ma'am, sa kasalukuyan pong pandemic na naranasan natin ngayon, sa news po is mukhang internet connection. Yeah, significant po yung increase ng COVID-19 sa Davao City. So ano po yung new normal kay former Usec Mae Templa, kay Professor Mae? Ano po yung ginagawa nating normal? Yeah. Ang new normal ay syempre nag-a-adjust naman talaga tayo dun sa protocols, health protocols. So online yung aking mga activities. At syempre, hindi ko iniiwanan yung aking connection sa academic community. Connected ako sa Holy Child Colleges sa Butuan City. So, via online, may klase ako. At sa Bachelor of Science in Social Work program ng Holy Child Colleges in Butuan City. At syempre, yung aking ongoing involvement dun sa Philippine Mental Health Association, lalo na sa Davao City Chapter, dahil sa meron tayong special project on gender-based violence survivors in the pandemic scenario. At ito ay supported by UNFPA. At in between yan ay ang aking pag-involved sa mga ilang pang mga non-government development organizations, no, sa relief operations, at sa mga ilan pang mga human rights formations in Mindanao. I'm back to my routine as a development practitioner. So I hope that everyone is picking up for this new normal. Hindi naman talaga new normal, kaya lang nadagdagan yung ating pressure, ang ating mga stressful situations, at nadagdagan yung ating mga threats to our existence. At siyempre, kailangan nating pag-aralan kung anong ibig sabihin nito sa ating kabuhayan at iba pang mga trabaho natin sa lipunan. Ayan. So, yes. Magandang gabi sa ating lahat. At ako ay... Talagang si former Usec and Professor Mae, pagpupunta ka ng Davao, talagang ang dami ng engagement. Busy yan si Mae, pero si Professor Mae, pero... if you're going to Davao, make sure to see Professor Mae to get some good advice and inspirational advice. Bok Ricky, yan ang ginagawa natin eh. Yes. Bok, ikaw naman. Alam mo, Bok Nico, habang nagsasalita si Usec, former Usec Mae Templa, yeah, napansin ko yung kanyang talagang pagiging eager na maglingkod sa ating kababayan. Pero Ma'am Usec Mae, kwentuhan niyo naman po kami, paano ho kayo nagsimula bilang sa social work? Paano ho kayo nagsimula sa social work profession?
Nag-start ako nung ako ay na-expose sa realities naman dito sa Mindanao, panahon ng martial law, between 78 to 80, strong yung anti martial law campaign sa Mindanao at syempre sa buong Pilipinas, at yun yung political context ng aking pinanggalingang orientation ng social work. At syempre ako ay na-invite sa Marinol Priest Program on Youth Development. So nag-start ako dun sa Council for Student Evangelization initially before I received my licensure in social work. And finally, when I got my licensure in social work, I was invited by the University of Mindanao Social Work Department to lead the field instruction program development of the social work department. So that's how I started my work, combination of my youth development work, youth rights, and students' rights and welfare, actually. And then I was invited, as I've said, to the University of Mindanao Social Work Department, and I happened to enjoy the field instruction program development as my main involvement in the academic community in social work. So a combination of academic community started in 1981 for me, because I have to connect myself with various organizations, social service organizations and human rights organizations, for me to help or assist the students on field practice. Yes, Usec. Usec, Professor, looking back, ano yung pinaka-unforgettable experiences nyo sa paglilingkod sa ating mga mahal nating Mindanaoans? Yes, mukhang naghang si Usec. Napakaganda ng sinabi ni Usec at engagement niya, Bok. Yeah. Totoo, no? Yung mga talagang may history lahat ang napupunta sa social work profession na Bok Nico. Noong nakaraan, tayo ay kwinintuhan ng marami nating mga na-invite dito. At alam mo, Bok Nico, isa lang ang natututunan ko palagi at naaalala ko. Maraming social worker ay talagang hindi pinangarap na maging social worker, kundi napag-aralan na lang. Ano, Bok Nico? Yes. Pero ang nakikita mo sa kanila ay yung maintig, buong pusong paglilingkod sa bayan. Yung dedikasyon na makatulong, hindi lang makatulong o magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa kanilang komunidad. Yan yung ginagawa ni Usec Mae Templa sa Mindanao. Yes. At nakita natin yung pagtatanggol niya sa nakabase tayo sa human rights, sa karapatang pantao, Bok. Yan. Siguro, habang naghihintay tayo kay Usec Mae Fe, atin munang i-shout out itong mga nagpapa-shout out sa atin. Yes, Bok! Sige, Bok Nico. Batiin natin si kapatid na Teddy Sabugaa, yung ating former guest natin, no, from Cagayan de Oro City, Bok Nico. From the City of Golden Prawn Chef, Sir Kuya Teddy, ang head po ng CSWDO, mabuhay po kayo. Yung eskwelahan dito, nakalimutan ko lang yung name. Pwede pa pakibanggit na rin, Bok, may nagpapabanggit from Mindanao School. Ayan. Lahat po ng ating mga kapwa manggagawang panlipunan sa Mindanao. Yung Kolehiyo de San Victorias, nanonood po sila ngayon. Mga social work students ng Kolehiyo de Santa Ana de Victorias sa Mindanao. Butuan po ata ito, Bok Nico. Yes, maayong gabi sa tanan to my fellow Mindanaoans. Yes, and of course, nanonood din yung mga taga St. Mary's dito, Bok Nico, ngayon. No? Ah, yes. Sino mo mga schools ang nanonood sa atin? Ayan. Ayan, bumalik na siya. Okay. Ma'am Yosef. Sorry. Umuulan dito. Umuulan talaga dito. Na-weaken yung signal. Sorry. No worries, Professor May. Okay lang po. Gamitin ko na lang yung aking cellphone. Connect to another network.
All right, ma'am. Okay lang. I'm using my cell phone now. Okay, ma'am. Go ahead, ma'am. Bokniko, can you please... Yes. Yung mga unforgettable experiences ng isang Professor Usec Mae Templa sa paglilingkod sa mga mahal nating Mindanao at sa mga luma that indigenous peoples, ma'am. Yeah. Siyempre, yung mamundok ka at alam mong marami kang dapat bitbitin at alam mong kailangan makinig ka sa lingwahe, kailangan i-master mo yung nuances ng language, Bisaya, at yung mga kunti-kunting pasulpot-sulpot na paglulumad nila, at syempre yung pag-Moro, Muslim na indigenous na lingwahe. No? So, yun, kailangan kasabay mo yung local interpreter para mas maayos yung pag-receive ng mga nuances ng language ng different tribes. As you know, there are 18 ethnos linguistic tribes among the Lumads in Mindanao and 13 ethno-linguistic tribes naman sa mga Moro people. So mahirap talaga pag kailangan mong magbabad. Yung immersion process talagang importante sa iyo yung makinig ka sa kanila at dalahin mo yung boses nila para sa isang malakihang pag-aral mo sa sitwasyon at magiging basis ng advocacy and campaign work, especially on the right to self-determination. So sa akin, pag-intindi nitong nuances ng language at ng experiences ng mga tao, lalo ng Lumad at Moro people, sa kanilang struggle for right to self-determination towards claiming their ancestral domain. So yun yung unforgettable sa akin, lalo na kailangan kang magkaroon ng enough space for yourself for you to internalize all this dimension of the work, which requires social worker to be listener and to be conscious of what's going on in between the experiences of these people. Yes, Usec Mae, sandan ko lang po, kayo po ay kilala bilang nag-a-advocate ng indigenous social work practice or indigenous social work. Paki-explain nga po ano po yung sa ating mga kapwa manggagawang panlipunan, yung indigenous social work practice. Yung indigenous social work practice. Lalo na sa Mindanao, indigenous social work would require us to appreciate better the work with the Moro and the indigenous Lumad in Mindanao. Yung Lumad ay indigenous people sa Mindanao. At syempre yung particularity ng Moro people struggle, yun yung indigenous social work sa akin. Dahil kailangan nating tingnan yung particularity ng culture at particularity ng struggle niya towards better improving their own lives and their increasing their capacities to their struggle to right to claim their right to self-determination. So importante para sa akin yun, at yung indigenous social work naman sa Pilipinas ay nakabase sa ating kasaysayan. Yung ating bayanihan at damayan ay critical value orientation natin. So importante nakaangkla yung ating indigenous social work dito sa bayanihan at damayan at iba pang lalo na yung ating core concept ng kapwa, pakikipagkapwa. So importante sa akin itong major core value orientation natin, bayanihan, damayan, at yung pakikipagkapwa, ang kapwa mismo natin ay importante mapa sa ilalim sa ating, mapa-internalize natin na ito ay magiging basis ng ating pagkilos sa anong bagay man at anumang klaseng nature ng or klase or nature ng problem. Incidentally, I have to share with you that recently the Global Conference of Social Workers adopted the concept, the key principle in working with the various sectors, oppressed and exploited sectors of the global community, Ubuntu. So inadopt na yung Ubuntu. And if we have to relate that, the South African principle and basis for their operations in social work. For the Philippines, we have the counterpart of Ubuntu. Yun yung ating bayanihan. So importante,
retool tayo, hindi naman siguro retooling, or di kaya mag-readapt tayo dun sa ating basic value orientation, no? Anong pinanggalingan ng ating bayanihan? Pre-colonial natin na principle at yung ating pakikipagkapwa. Ayan. Oo. Yes. Nico, yes, Bo. Nabanggit ni Usec May, ano, yung bayanihan, itong yung value na talagang kasaysayan ng Pilipinas, ay dito naman talaga tayo nagsimula, mula pa nung una pa lamang. At ito ngayon yung sinusundan ngayon ng ating mga na nasa pamahalaan o maging nasa pribadong organisasyon, ang talagang maipilit na ibalik yung kasaysayan ng pagbabayanihan, lalong-lalo kapag may mga trahedya, mga disaster, or anuman na mga pangyayari na pwedeng magtulong-tulong ang bawat mamamayang Yes, Bok. Kay Usec Templa, ma'am, itong mga pinaglilingkuran nating mga indigenous persons sa Mindanao, alam namin marami diyang mga IP community, pero alin po doon sa mga IP community ang mas pinakamay nangangailangan ng pansin na dapat tugunan ng ating mga pamahalaan o ng ating mga social workers na naglilingkod sa bayan? Lahat naman sila, dahil sila ay nasa bundok at mahirap silang i-reach out, at dahil nga sa nature ng terrain dito sa Mindanao, mountainous, so importante na sila lahat ay ma-reach out. Kung assimilated naman sila, nasa lowland areas na sila, at hindi na sila ganun ka strongly masabi natin, dahil nga ang iba ay assimilated na, semi-assimilated, pero marami pa rin communities in Mindanao na hindi sila assimilated, intact bali sila, ang buong buo pa yung kanilang pamumuhay at pamamalakad, pakikitungo nila sa environment. Yes. At sa buong spirituality nila. Yes, napaka-importante niyan, Bok Ricky, social work and environment. Malaki rin yung connection yan. Ma'am, balikan po natin, looking back, gusto po naming malaman, paano kayo nag-start in government service? Naalala ko yan, yung nag-lunch tayo, saan ba yun? Pizza Hut ba yun? Or Shakey sa Recto, ma'am? Mag-lunch pala kayo, ha? Oo. Sige, ma'am. Paano po kayo nag-start as maglingkod sa pamahalaan national, natin? National agency. Yung na-national appointment. Oo. Yung nag-usap-usap tayo tungkol sa 2015 pa tayo nag-usap-usap, Nico, kung anong kararatnan ng ating changes in society through the elections. At syempre, hindi naman nating akalain manalo ang taga Davao. Mm-hmm. At hindi rin nating akalain na mai-appoint ang isang kaibigan sa women's movement na si Judy Tagiwalo. Mm-hmm. So, ang connection ko doon sa national movement for change ay nag-umpisa din sa isang women's movement. Kaya yung identity ko ay connected doon sa women's rights and children's rights movement. Ika nga, bata, babae, bayan. So, yung tatlong ba. Ika-apat ba na? Okay. Kung may 4K sila, Bok, may 4 ba? Ano yan, Bok? Sorry. Bata. Bayan. Barang, bata. Babae. Oh, babae. Tama ako, Bok Nico. Yung mga ni Ma'am Templa. Related sa ending violence against women, children, and other sectors, including of course yung ating inclusive IP community. Bok Nico, bago tayo magpatuloy, alam, marami tayong mga kwentuhan dito. Papasukin natin yung ating isang invited na guest para bigyan ka agad ng magandang awitin. Ito si Usec Templa. Yeah, sino yan? Okay, papasukin natin. Nasaan si Samir? Nandiyan na ba si Yes! Para haranahin natin at bigyan pagpupugay ang mahigit 30 taong paglilingkod
sa bayan ni Professor Usec Mae Templa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Mindanaoan at sa mga Lumad at Moro people. Samir! Mukhang hindi pa naka-take off si Samir Bok. Nag-enjoy yata kagabi si Samir, na sobrahan yata sa ano? Sa ano ba yun? Mayroon tayong papapasukin, Bok, na ating inimbitahang singer. At ito ay kilalang-kilala ni Usec Mae Fe Templa. At sigurado ako may enjoy niya itong musika. Maghahandog siya ng balita ngayong gabi, Ma'am Usec Mae Templa. Dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lurong makalipad na sahal lang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ng munting apoy sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ng puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ibon silayan ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan nyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Tingin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamuhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsuunan ng aminaw ka mo. Doon ako'y dalang ang mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nakakaitabo sa panawang isa niya to. Alright, Bok. Yes, Bok! Napaka inspirational ng kanta na yon, Bok.
talagang ito isa siya sa mga kinakanta at pinapakinggan ng ating mga kapwa manggagawang panlipunan at mga kapwa naglilingkod sa bayan at gusto ng tunay na pagbabago. Yes, Bo? Ayan, no. Talagang yung awiting handog ay bagay na bagay sa atin dito, Bok Nico, para maghatid tayo ng iba't ibang mga balita. Alam nyo, Bok Nico and Usec May, itong mga susunod na episode namin, makakatanggap na po tayo ng magbabalita sa kada region or cluster. So para na-update na rin tayo ng mga kaganapan sa ating mga ginagawa sa ating bayan ng mga social worker, Luzon, Visayas, Mindanao, mayroon na tayong parang news report, flash report para dito sa 4Ks. Di ba, Bok? Yes, Bok Ricky, Usec May. Napakaganda sa sinabi ni Usec May. Yung bigyan pagkakataon yung mga ordinaryong magagawang panlipunan na kagaya niya na nakapaglingkod sa national government agency at naka-contribute na makabuluhang pagbabago. Gusto natin i-feature yun Bok Ricky. At makita natin yung mga inspirational workers. Siguro hindi lang social workers. Isama na rin natin iba't ibang profesyon, Bok. Yes, Bok. Alam mo, isasama talaga natin kasi ang atin naman ditong objective ay mapasaya, magkaroon ng inspiring stories and learnings and experiences yung ating mga kasamahang manggagawa, panlipunan, pati na rin yung mga development workers na kasama natin. Ma'am, Usec May, balikan namin kayo. Kayo po ay naglingkod sa departamento. Paano po kayo napunta sa DSWD at ano po ang mga namimiss nyo na mga kaganapan sa loob ng tanggapan nung ikaw po ay naririyan pa bilang undersecretary ng DSWD? Sa aking pagpasok sa national bureaucracy sa DSWD, ito ay nag-umpisa sa isang engagement ko sa Davao City. Siyempre, ang Forum Women for Action with Rodi Duterte, nagkaroon kami ng isang women legislative agenda campaign sa panahon ng pagsulong ng kandidatura ni Ginoong Duterte. At nung nagkaroon na nga ng malawakang pag-campaign din kung sino ang iluklok sa departamento, nahirang naman na-appoint si Judy Tagiwalo. At nasabi ko na kanina na siya ay kasama ko sa women's movement. Matagal na kaming nagsama at kilala niya ako bilang social worker at marami kami mga exchanges dito sa trabaho along women's rights movement and social work, critical and progressive practice. So, ganun nga. At nirecommend niya ako na magiging appointee ng Pangulo para magiging undersecretary ng DSWD. So, naghanap talaga siya ng from Mindanao. At syempre, dahil nga sa connection ko sa mga various formations on human rights, social justice, and especially on women and children's rights movements, napasok ako sa DSWD. At maraming nangyari sa akin sa DSWD dahil nga dalawa ang aking paglingkuran na clusters. Ang institutional development, at doon ako natutong makihalubilo sa mga different personalities in DSWD, lalo na nga at saklaw ko ay ang institutional cluster at siyempre ang capacity building bureau na nanguna makipag-lead sa mga local social welfare and development officers. At ito yung aking panahon na makipag-talakayan sa mga social welfare officers sa buong bansa at nagiging inspirational para sa akin ang pakikipagtungo sa mga local social welfare officers through the ALSO-DUP and of course yung Standards Bureau sa pakikitungo ko sa mga different social service organizations dahil nga pipirma ka sa mga kung ano-anong klaseng mga request for registration, licensing, and accreditation. And of course, pinaka-significant din sa akin yung maging involved ang DSWD sa pag-screen at pag-allow ng accreditation ng mga different civil society organizations at napag
tagumpayan ng DSWD sa panahon ko na hindi na nga isolo ng DSWD ang pagtalaga ng mga accredited organizations from cultural to various sectoral formations na seeking grants or funding from the government. So finally, yes, nawala na yun sa function ng DSWD. At syempre, nung nasa protective operations cluster na ako, importanteng mabago natin yung mga ilang policies para sa AIX, para sa assistance to individuals in crisis na pondo ng DSWD, at sana fully implemented na yung mga changes na introduced nung panahon ko, at ngayon ay sana nga na-install, yes, na lahat yung mga mechanisms. Yes, Professor Mae Templa, ito po yung steering and rowing, no? Napaka-importante po ng naging contribution ninyo. Paki-explain nga po na mabilisan yung steering and rowing responsibility ng DSWD. As a national social welfare machinery, social welfare arm of the state, siya ay mag-provide na lang ng mga technical assistance sa mga local government units, social welfare and development offices sa buong bansa, at mag-provide ng mga guidance and supervision, regulatory function sa mga social service agencies in the country, regulatory body, at syempre importante din na maisulong ng DSWD yung mga iba't ibang panukala, iba't ibang mga legislative proposals to improve the lives of the Filipino people. At syempre yung kanyang papel sa pagpapalaganap ng orientasyon tungkol sa pag-alaga, malasakit natin sa mga nangangailangan, no? Yung malasakit, maagap na pagserbisyo, maagap na pagtulong, at importanteng empowering and liberating yung ating experiences with the people. So we hope that we have registered this in our short stint in the department, and we would like to review the local government code provisions on social welfare and development programming. Mm-hmm. And I was able to introduce changes in the local government code because then as a cluster head, I was invited to join the interagency body that has been tasked to offer changes in the local government, yes, code. And so I hope that we can really come up with better services and improve the lot of the social workers, from compensation package to the enjoyment of benefits of the local social welfare forces or workforce, yes, assigned in the local social welfare and development offices in the country. Yes, Bok. Yes. Napakaganda ng kumbaga engagement ng ating former secretary nung siya ay nasa DSWD pa. Ma'am, mayroon lang akong follow-up at siguro segue na rin doon sa tanong. Ito ay naitatanong ko rin ito doon sa iba nating mga naging panauhin dito. And napansin po namin yung mga social workers natin along local government unit, yung pinopropose ngayon, ma'am, na more access to basic services sa ground level. Ano po ang inyong comment or opinion dito sa umaaktibo na proposal, ika nga, na magkaroon ng mga social workers ang kada barangay, Ma'am Usec Templa? Matagal na nating advocacy yan, barangay-based social workers. In fact, in Davao City, before 2006, we already have installed some in clustered districts in Davao City, clustered barangays in Davao City. Kaya lang hindi pa permanent position yung social workers sa barangays. So, lalo na nung na-approve na yung ating
law on CICL protection, nagkaroon ng significant increase in number of social workers in the barangays. So matagal na nating advocacy yung barangay-based, community-based, community-managed na program, development programs, and that this should be supported by our local government through the appointment of social workers based in the barangay, in the district. Yes. So I hope that we can really increase our capacity to deal with national legislation on changes, especially in the Magna Carta for social workers. And of course, with our practice standards, ethics, and review of practice standards, ethics, and right. and related principles yes. in the social work education and practice now pending in the Professional Regulation Commission, Board of Social Workers, and DSWD. And of course, we have to consider the schools of social work through the Commission on Higher Education for Social Work, or I mean, Commission on Higher Education Social Work Committee. Yes. Bok, tanungin, ma'am, nabanggit po yung academic. Ma'am, nasa academe po kayo ngayon. Ano po yung nagustuhan niyo being in the academe? Mas marami kang ma-reach na mga young people who are interested, committed to explore the professional practice of social work. And, you know, social work is one of those helping professions that really want to be part of change, that want to be part of social transformation. And of course, as we have defined the social work, the social work as a professional practice, that reminds us that it should be grounded on human rights, social justice, democracy, and of course, people's liberation is the goal. So hindi lang siya enhancing of social functioning of individuals in groups, in communities, but people's liberation, societal change, structural change is important for social work. So that's why I'm always in the academe, and I want to be engaged in other forces for change. That's why I am back to social development yes. work, the social mm-hmm. development circle and community of practitioners wanting to offer change, basic change in the society like the Philippines. Yes, Bok. The Bok. Importance of praxis. Yes. Itanong natin kay Usec Mae kung ang kanyang mga students, social work students, ay nanonood ng 4K. Eh. Yes. I hope. Pakibati po ang mga students nyo, ma'am. In Agusan Norte and Agusan Sur and Surigao Sur and Surigao Norte, the four provinces of Caraga region. I hope they're listening as well as those social workers, social work students from DSWD Caraga. I have a good number of social work students from DSWD Caraga currently enrolled in social work. Yes, Bok. Them to join and like the 4K page and subscribe our videos, informative videos sa ating YouTube, ma'am, para makatulong sa kanilang education and formation. Sure. Yes. Okay. Thank you for the reminder. Yes. To learn more about social work practice in Mindanao, diba? Like, share, and our YouTube videos and FB page. Yeah. And Bok Nico, alam natin, talagang itong portion ng ating 4K na hindi tayo dito magiging boring. Kasi kailangan pag mag-boring tayo, dapat ilabas yung ating talent. Ano? Alam ko si Usec Mae mamaya, siya ay magpapa-unlock sa atin ng kanyang paboritong awitin. At yes. surprise natin siya mamaya. And i-allow natin ngayon si Mr. Samir Manzanilla para ibigay ang isa sa favorite song ni Usec Mae bago ang solo ni Usec Mae. Yes, kailangan sumayaw to si Usec Mae, ha? Usec Mae, kailangan kung napasayaw po namin sa professor. Talent sa tingin.
Dancing lang lang po. Ako sa appreciation ng music pero wala ako sa tono. Bok, pinapasayaw natin si Professor TLM. Pasayawin din natin si Usec Mae Templa. Oo naman, Bok. Mamaya-maya. Yes. Mamaya-maya. So, no, unahin na muna natin itong napili ni Usec Mae. Isa sa mga favorite song niya sa kanyang pag-a-appreciate ng music. Ladies and gentlemen, our regular and partner in this show, Samir Manzanilla. Go ahead, Samir. Yes, Sir Ricky, Doc Nico, magandang gabi kay Direct Gladdy. And syempre sa ating special guest tonight, Usec Mae Fe, ma'am, I miss you. I miss you, Sam. So, I will be singing the song of Bamboo. Actually, Bamboo mo na ma'am yung naabutan ko. It's one of your favorites. So, allow me to serenade you with that sulok. Toto'y pilisan mo ang takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalun ka, tumapa kung kailangan. At pakatamaan pa ng mga balang ikaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka, tumando sa'y dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punutulo ng di matapos-tapos na kaguluhang ito. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalapan. Ang kulay at atak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang ustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Ligtas ang hininga ng kairaming mga tao at ang dating munting bukid ngayon sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok tulad ng dukha na ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalapan. Ang kulay at atak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalapan. Ang kulay at atak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Di matatapos itong gulo. Ang gulo. Di matatapos itong gulo.
Usec Mae, that's for you. Salamat, Sam. All right. Salamat, yes. Salamat. Daghang salamat, Samir Bamboo, Millennial Social Worker. At Sam, ano, biruhin mo. Talagang kahit saan ito si Samir. Oo. Pwede. No? Pakantahin mo bok ng Frank Sinatra. Pangantahin mo ng Bamboo. Yes. Ben and Ben na susunod niyan pag, pag nag-request ako. Oo, at ang pagbabalik niyan, Bok, mamaya sigurado mag-iindayog tayo dito. Oo, Sam, ha? Kailangan mapasayaw natin itong si Professor Mae Templa. Yes. Anyways, Bok, magpapatuloy tayo sa ating next na episode. Punta tayo dito, Usec Mae, sa ating mga karanasan, mga of course, yung ating mga challenges, ano? Baka pwede po ba ninyong maibahagi sa amin, Ma'am Usec, yung mga challenges nyo bilang social worker at paano nyo po ito hinarap at napagtagumpayan, Usec Mae? Challenge number one is yung ako ay identified sa isang critical progressive social work at importanteng ma-register ko dito na minsan nare-red tag at importanteng mapalaganap nga natin yung global definition ng social work at ang amplification natin ito sa ating Southeast Asia level, sa regional level, Asia Pacific, na ang social work ay hindi adjustmental ang ginagawa kundi isang sistematikong pag-analisa sa sitwasyon ng bawat isa, bawat grupo at bawat komunidad at syempre yung buong society. So nasa atin yung pag-decide as social workers kung ano yung gagawin natin, whether we are really inclined to do a macro practice of social. Most of my work are in engaging myself into a combination rather of micro and macro. So my working with individuals and most of the time I'm working with at the macro level, yung ang structural issues, structural change ang aking na-promote. Social transformation, people's liberation, so nare-red tag. Yan yung pinakamalaking challenge sa akin hanggang ngayon. Yes, napaka-importante ng sinabi ni Usec Mae. Yeah, yung micro, meso, and macro practice of social work. Diyan niya napatugtugma yung mga polisiya, programa, at ano yung nangyayari sa ground. Yes, Prof. Mae, saludo po kami sa inyong paglilingkod sa bayan. Bok, simulan na natin. Punta naman tayo doon sa complete the sentence portion. Huwag ka mag-alala, Usec. Kayang-kaya mo to kung sa bagay. Di pa naming binabago yung sentences to be completed. Ready na po kayo. Ito po yung ginawa ni Direk G. Ready na ba kayo, Usec Mae? Ready na rin kayo. Yes! Okay, simulan ko. Prof. Mae, Usec Mae, if I am given a choice today to practice professional social work, my field of choice will be work with the Lumad and the Moro people, advancing the right to self-determination. Bob, ikaw naman. Advancing the right to self-determination. All right. Ma'am, ito ang kasunod. Oh. In my work as a social worker, I feel really good when? When I am with various organizations, especially those working with human rights, social justice, and social enterprise entrepreneurial development. So I work well with various organizations, especially that we need a macro level of approach to our particular
issues and needs as a people in the Philippines. Yan, yes, in my work, in my work as a social worker, I feel very bad when I feel when people are not listening to the voices of the Filipino people. All right, Bok Nico. Ma'am, ito, no? Mga students mo ito, ma'am, no? To the BS social work students, a piece of advice for them at this time in my life based on my experiences. A piece of advice for them based on my experiences is Social work students, while you are in your early years of involvement in the academic community, you should be able to appreciate the basic philosophy of social work, the belief in the inherent worth and dignity of all people. Kasi ilang beses ko nang binabalik-balik ito, pero nakakalimutan na mga social work students, especially when they are already in their second year level. So mas na nalulunod na sila sa iba pang mga concepts, critical concepts and key concepts of social work and development practice. Pero nakakalimutan nila yung basic philosophy, the ideological foundation of social work, belief in the inherent worth and dignity of all people, and including human rights, social justice. Yes. To my former colleagues in the DSWD and to your colleagues in the social development sector and to the social worker, Ma'am, your piece of advice for us. And yeah, for the colleagues in social work and development practice, we have to advance our level of appreciation of social work in the context of the Filipino people's realities, the history of the Filipino people, the struggle of Filipino women and children, and that we have to work well with our policymaking bodies, specifically to advance again the social service delivery in this country. Yes, very important advice, especially USEC. Sabi nila dito daw sa ating bayan, sa ating bansa, politics factor into almost everything. Okay? May epekto ba ang politika sa gawain ng isang manggagawang panlipunan or bilang isang social worker sa isang mataas na posisyon? How do you handle these situations where politics come into play? Mm-hmm. Yeah, this is really the major challenge in the practice of social work within the bureaucracy. Mm-hmm. In particular, the experience in DSWD limited our, level of practice, and that our appreciation would be hampered by the kind of political climate that we have, not only within the bureaucracy but also outside. So internal and external to the department, the forces internal, external to the department, would really be affecting the performance of each senior official or program managers of the department. So we need to struggle it out. We need to pursue what is best for the Filipino people, mm-hmm. in the best interest always of the Filipino people. Yung ating ginagawa sa social work, whether we are in government or in private practice, in non-government or development organizations work. So always we have to be guided by our
philosophy, the belief in the inherent worth and dignity of all people, social justice and human rights are key principles that would help us guide and decide what's best for the Filipino people. Talagang best interest of every Filipino, Juan and Juana. Ma'am, Usec Mae, with the experiences you have, ano, yung background niyo po as a social worker, practicing social work for how many decades, ano po ang kaibahan ng social work noon sa social work ngayon? Maraming nadagdag sa ating larangan ng pakikipagtulungan sa mga tao. Mm-hmm. Siyempre, gusto nating hindi lang tayo nasa medical practice of social work, hospital-based. We want to pursue community-based health in social work. Mm-hmm. Health social work could be popularized to cater to all types of engagement in the field of health, especially in the pandemic. And we also have to introduce the school social work, especially that social workers are in the SWD, we have supplemental feeding or nutritional support. And there's a new law that requires us to be engaged in the local government on this law, and that we have to deal with the Department of Education to implement nutritional support to the children, school children primarily. So we have to introduce school social work, not only for the nutritional status, but also to address issues related to truancy, to various school-related problems, parental support needed for children to really cope with the situation, especially now that there is this pandemic. So before, we are very limited to traditional settings, work with individuals in care institutions, caregiving institutions, orphanages, and also older persons institutions. But now we can really spread ourselves to various settings, and that we have to reckon with the nature of the problems of the Filipino people. Yes. So that community-based and community-managed development program should be appreciated by the social workers, and there lies the professional role of social worker as facilitator, animator, enabler, and you know, building the referral system, building the resource, bridging the resource system, matching this with the resources needed by the people. So linking the people with the resource system is important for social workers to be more adaptive to the situation. Na turuan natin yung mga tao kung paano makilala nila yung mga resources available in their localities. Yes. So I think we can expand our work. Yes. Yeah, given the complexities of problems, Professor Mae, talagang we really need to work in various settings and work with other professionals. Ma'am, how do you find time to relax given your busy schedule? And how do you manage stress? Can you give us some tips? Dagdag dun sa tip ni Professor Telmali Mendoza? Self-care, enjoy your relationship with your family, enjoy the relationship with your friends and colleagues, and that we have to be in groups, we have to be in communities despite the pandemic. So strengthening our relationships, being in groups, in communities would be important. Building solidarity is important for us to really overcome this the stresses that we are facing nowadays. Yes, sex more. Sex for more.
Yeah. Sex pa more. Yes, iba lang yung sinabi ni Usec Bay. Exercise. Sex pa more. Exercise. Of course. Oo. Sex pa more. Yeah. Ayan. Sige, okay. Abok. So, dahil kailangan natin mag-sex. Pa more. Kailangan natin magsaya ngayon, Bukniko. So, balikan natin si Ma'am Mae Templa pagkatapos nitong kanta ng ating isang kasama. Sumayaw tayo, Ma'am Templa. Kasama ka na ngayon. Magkinding-kinding dyan sa iyong kinalalagyan. And Bukniko. Yes, Buk and Professor Templa. Time to rock and roll. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Our long-lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. Our long lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Yes, Bok Ricky, talagang mukhang may panibago na tayong activity ngayon. Kailangan sumayaw yung guest natin. Inspirational social worker, no? Oo, Bok Nico, kasi alam mo, kaya nga natin ang titulo nitong ating online platform show ay talagang hindi nawala yung kantahan. Alam mo kasi, kung mag-training ta, alam ni Usec Mae yan, ano, kasi... Yeah. Naging cover niya yung Sweet Bee, no? Yung ating ano ba ang pangalan ng Sweet Bee noon nung panahon ni Ma'am? Nakasama ka noon ah. Of course. CBB and Sweet Bee. Yeah, 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 CBB ano. Ay kung puro lang puro tang tayo mga lecture yan. Yes. Participants. So kailangan sinasamahan ng konting ano yan, konting energizer. Sa kanila, puro energizer. Dito, Book, puro live. No? Yes. Ito yung holistic na paglilingkod sa bayan. Yeah, pag-empower sa tao.
Oo, sabi nga ng mga kapatid natin, Book Nico, silipin mo yung iyong cellphone. Ano? Maraming nanonood sa atin, ma'am. Kanina, pa nagpa-fluctuate kasi ang internet, kaya bigsang nabagsak yung figures, minsan naman ay nataas. Actually, yung mga sabi nila dito, nagpapasalamat sila na may ganitong platform show tayo dahil nakaka-relax. Ano? Yung feeling mo ba makashare ng konting kaalaman, makipagkwentuhan sa mga panauhin natin, pero ang mahalaga dito, yung nare-relax, ano? Yung after the stresses, after the pressures, ngayon, Book Nico, nagsasaya tayo. So, very light lang. Pero, yes, kinapupulutang aral. Tama ba ako, Book Nico? Yes, this is the new kind or the new method in sharing knowledge, yes, in having fun, and making sure that we're all happy and taking care of ourselves. Yan, okay, yung gusto nating iambag, yung bagong platform. So, kailangan sumayaw na ang ating mga guests as one of the requirement. All right, so batiin muna natin, Book Nico, yung mga kasamahan natin dito, ano, na yes, nanonood sa atin, ano. Siyempre, si Ma'am Jing Abdul Karim, Ma'am, happy watching from Sambuanga with love. Yes, assalamualaikum, Professor Jing, Dr. Jing, Allah is great. Oo, and of course, yes, nanonood din sa atin yung atin pong mga attachés natin, ano, yung mga in charge ng social welfare attaché diyan sa central office, ano, at yung mga i-deploy at magpapa-deploy sa iba't ibang country. And then batiin natin si Sir Jerwin Navarro. Sir Jerwin, magandang gabi sa iyo. Yes, dating staff ni Professor Mae Templa, napakagaling nito. Ang presidente ng Quezon Province, yes, Local Social Welfare. Sana maimbitahan po namin kayo dito, Sir Jerwin Navarro. Yes, Book Nico, may mga may nanonood din sa atin from Cagayan Valley Region, no, Book Nico. Yes. Biktima ito, Book Nico, ng typhoon Ulysses doon sa Cagayan Valley Region. Pero para sa typhoon Ulysses. Oo. Noong 2009 biktima rin kami, pero nakabangon talaga, no? Talagang kailangan bumangon. Happy watching from Holy Child Colleges of Butuan, BA Social Work students ni Professor, yes, Mae Templa. Leyte Normal University. Sana makabalik tayo dyan sa LNU. Happy watching to our LNU students and faculty. Yes, at batiin natin si Sir Jespar. Lagi siyang nanonood sa atin. Big brother and our big sisters. Book Nico. Yes. Mga social workers natin at mga kasama natin from Tagigaraw City, sumasaludo po kami sa inyo at alam po namin kasama niyo po kami sa inyong pinagdadaanan. Yan. Alright, Book Nico, ngayon dadako tayo sa ating mga tanong at sagot nila. Yes, go, go! Okay. Ayan. Dapat masagot ang mga tanong dito, ha? Okay. Book Nico, of course, siyempre hindi kasama si Usec Mae. Hindi siya kasama dito. Book Nico, para sa audience lang ito. Alright. Ang unang tanong, madali lang ang kasagutan dito kasi pabilisan, no? Ang basic criteria lang, dapat mabilis ka sumagot, pero tama ang sagot mo. Kung mabilis ka, hindi tama ang sagot mo, hindi ka pa rin mananalo. Via GCash po ang mapapalanalo ngayon, no? Yes, Bok. Kailangan po nilang i-like ang ating YouTube channel at ang FB page bago po sila manalo at maging kwalipagadong manalo dito sa ating isagot mo, itatanong ko. Tama? Tanong ko, isasagot mo. Itanong natin, isasagot nila. Okay. Okay. Balik tayo, wait na. Okay, ito na po ang unang tanong, Usec Mae. Standby lamang po tayo. Dalawang tanong na mauuna. Ang una po ito. Uh-huh. Buwan natin sineselebrate ang Children's Month. Yan. O yung buwan ng kabataan. Okay? Pakisagot lamang po sa chat ng ating FB Live. Alright? Ang unang makasagot ng tama, siya na kaagad ang winner, Book Nico. Okay? So may nanalo na daw. Okay, ang pangalawang tanong ay magmumula sa napakahirap na tanong.
Book Nico, napakahirap nitong tanong na ito. Okay? Yes. Sana... Tanong mo na. Okay, Book Nico. Ayan o. What is the Republic Act? Republic Act that provides for the stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, and for other purposes. Okay. Sige. Kabisado yes. Ito. Yeah, make sure po na ilike niyo yung YouTube channel ng 4Ks at ang AFB group ng 4Ks before po kayo manalo at sumagot. Okay. Ayan. May nauna, Bok. Mabilis talaga. Siguro, talaga. Siguro estudyante ni Ma'am Professor Templa ito, yung mga sumagot dito. Mabilis eh. Mabilis talaga. No? Bok, pwede pa natin dagdagan. Ano? Ayan. Ito. Okay. Kasi sineselebrate natin ang Children's Month ngayon, ano? And ito yung pangatlong tanong. What is the tema ng Children's Month for this November 2020? Yan. Sige po. Pakisulat po dyan sa ating chat box. Ano po ang theme ng ating Children's Month ngayong buwan? Okay? At dadagdagan ko pa ng isang tanong, Book Nico. No? Kasi may GCash tayo. Yes, Book. Book Nico. Ang isa sa mga itatanong ko, Book Nico, ay may kinalaman pa rin sa mga ipinagdiriwa ngayon. No? Okay? Ano? Ito ang tanong. Ano ang ipinagdiriwang natin para wakasan ang karahasan laban sa kababaihan sa buong mundo. Yan, Book Nico. Dapat masagot nila ng tama. Yan. Alright? Alright. Okay. Sige, make sure na i-like nyo po yung ating Facebook page at ang ating YouTube bago po namin kayo padalhan ng inyong mga premyo. Salamat po sa ating daghang salamat for to our sponsors, sa ating mga kuya at ate at sa ating mga other future sponsors. We thank you so much. Okay, so mamaya-maya, Bok, bago tayo magtapos, ay ating i-announce yung ating mga winners for this Q&A portion under this 4Ks Edutainment show. Bok Nico, dahil marami tayong mga aktibidades na nagaganap tuwing November at papalapit ang December, Book Nico, balikan natin si Usec Mae. Oh, parang nawala si Usec Mae. Yes, Book, siguro isa sa mga sina-celebrate natin yung Social Welfare Week ngayong November. Ito yung napaka-importanteng National Children's Month. Ito yung nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may pananagutan upang itaguyod ang karapatan ng ating mga kabataan at ating mga bata. Ayan. Yes, bumalik na si Professor Mae Templa. All right. So dahil nakabalik na po si Ma'am Mae Templa. Ma'am, ito po yung mga karagdagan na mga nais naming marinig sa iyo at marinig po ng ating mga kapatiran na nanonood sa labas po nitong Zoom. All right. Ma'am, ano po ang mga sekreto ninyo o secrets of success ninyo as a professional and as a person? Ma'am Templa. Ma'am, naka-mute po kayo. Ma'am, pwede niyo po siya. All right, habang naka-mute si Ma'am Templa, no? Yes, Bok. Atin mo nang napaka Ayan. Okay, Ma'am, naka-mute po. Nakapaki-press po ng audio. Okay, Book Nico, mahalaga itong masagot ni Ma'am Templa kasi isa ito sa pwede nating kapulutan ng inspirasyon, ano? Yung secrets of success as a professional practitioner and as a person, Ma'am Usec Mae. Yes, Usec. Yeah. Importante yung self-esteem, self-confidence, at yung ating
pagbasa ng sitwasyon, ating pag-analyze, pag-assess ng situation using our own social work perspective, the perspective which is based on social justice, human rights, democracy, and the belief in the inherent worth and dignity of all people. So yung as a person, I would like to express that maintaining a relationship with your immediate family members, rebuilding relationship with colleagues, even if there are problems, issues, we have to rebuild. I say rebuild because we constantly have to rebuild this. Yes. And then we have to relate well with community people. So both as a person and as a professional practitioner, I have to consider all of this to become successful or for me to have reached this certain level of achievement of mine. To be with the people is important. Yes, ma'am. You've been appointed as a DSWD Undersecretary and you are well known in Mindanao in the field of social development. Ano pa ba kaya ang gustong gawin niyo bilang isang social worker? Marami pang dapat gawin. Ma-involve sa isang malakihang gawain para sa improvement ng mental health ng bawat isa ng ating lipunan, ng society itself. Meaning, yung palaganapin natin yung community psychology. Okay. Yung pagpalaganap ng sikolohiyang Pilipino. Ma'am, may nagtanong dito. Ano daw ho yung favorite food niyo? Favorite food? Kare-kare. Alam ko yung favorite drink ni ma'am. Merlot. Sige ma'am, eto pa. Another, susugan ko lang, Bok. May question dito. What do you see as the future of the social work profession in our country? Malaking bahagi nito ang pag-introduce natin at pag-formalize ng revise natin na social work code of ethics at yung pag-revise ng ating social work law at related laws. Mm-hmm. Iba pang mga kaakibat na laws on women, children, PWD, older persons, and other vulnerable sectors. We have to improve all the laws related to vulnerable sectors. Yes. Bok, ikaw naman, Bok. Mukhang nasa huling yugto na tayo. Inabot na tayo ng 2 oras. Alam mo, Bok Nico, masaya tayo ngayon dahil siyempre, lagi nating kakwentuhan naman ito si Usec Mae. Kahit noon, kahit na hindi ganitong programa. Pero Usec Mae, may itanong namin sa iyo ito. Ano? Ano ho ang paborito mong pagkain, ma'am? At ano ho yung mga memorable places na nabisita nyo, napuntahan nyo mula nung kayo po ay nagpa-practice ng ating profession? Nasabi ko na kanina yung kare-kare, importanteng ma-root out saan galing ang kare-kare. Galing ba talaga sa Pilipinas yung kare-kare o atin ba talaga yan? Nang pumunta ako sa London ng 1992 sa isang training on psychosocial health, tinanong ako ano pwede kong dalain para doon sa isa naming salo-salo. Sabi ko, kare-kare. And I was discussing and the ingredients, the basic ingredients, they were talking to me, saying, reacting that, oh, that's also found in this country. So sabi ko, ay, hindi pala ito ano, originally from the Philippines. Anyway, marami paborito pa. Siyempre, pinakbet. All vegetarian and veggie-based lutuin ay paborito ko. Yes. At ang mga places, importante, ma-mention ko yung mga Mindanao areas, yung mga local natin na places dito. Siyempre, yung sa Surigao, yung mga pinanggalingan kong sa pag-aaral ko tungkol dun sa
implementation nila ng gender-sensitive healthcare facilities. So, naikot ko yung ilang parte ng Agusan and Surigao. So, importanteng ma-reach out sila at mapalaganap natin yung mga natural na resources doon at ma-improve yung mga buhay-buhay nila. Yes. Uh-oh. Yeah. Napakaganda ng Mindanao, Bok. Bok Nico, ikaw ba ay naikot mo na rin yung Mindanao? Oo. Nakapunta ako as far as Basilan, Lanao. Kasama natin ang mga kapatid nating Moro at ang mga kapatid nating indigenous peoples. Yes, naman naman tayo eh. Nico, yes, Bok, ikaw. From naging focal in charge kasi ako diyan nung ako ay nasa SOCTEC, nasa standards bureau noon sa mga accreditation, licensing and mga regulation at iba pang mga program yang mula sa region 9, 10, 11, 12 Caraga hanggang doon sa yung BARM noon, no? Ay yan ay iniikot-ikot natin. Totoo naman yung binabanggit ni Usec Mae na marami pa rin talaga ang mga lugar doon na kailangan maabot pa ng mga programa ng pamahalaan, pati na rin yung ating mga non-government sectors. Ano? At yung, alam mo, Bok Nico, doon ko naranasan sa Mindanao yung mayroong no, binubutas na lupa yung mga minahan. Tapos mayroong, ang dadaanan mo lamang doon, ay yung kung saan dumadalo yung ilog, doon ka magsasakay sa habal-habal para puntahan mo yung talagang mga napakahirap na tao doon sa lugar na yan, dyan sa Mindanao. Yes, Bok. Napakayaman at napakaganda ng Mindanao. Ito yung talagang isa sa, kung kayo ay tiga Luzon, tiga Visayas, puntahan po natin ang Mindanao at huwag tayo maging dayuhan sa sariling bayan natin, Bok. Ayun nga, yung sinasabi nila na kapag at kumain, takot, sabi Bok Nico. Pero alam mo, Bok Nico, pabalik-balik ako dyan. Hindi naman nakakatakot. Siguro, kumbaga sa Metro Manila, mayroon ding isang sityo na medyo maingay na pag pinablik news ay talaga naman, Bok Nico, nakakatakot. Parang saklop na ng buong-buo ang kamay nilaan. Pero muta lang pala yun, ano? But anyway, correct. Oo, dapat ipromote natin ang Mindanao ay isang mayaman na lugar at karamihan ng ating mga produkto, mga pagkain ay nanggagaling diyan. Pero Bok Nico, dahil sa pagmamahal natin sa Mindanao, awitan ko sila nito. Okay? Bok yes. Usec Mae. To our para sa inyo ito. It's because yeah, para po. Yes, para po sa mga gagawang panlipunan at sa mga naglilingkod sa bayan all sa for Mindanao. It's right that I should care about you. Try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do. Because I love you. It's wrong to say I don't take of you. Cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you. Because we love you all. Night for social workers. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you.
Yes, Bok, mahal natin ang Mindanao at buong bayan ng Pilipinas. Ganyan pagkaintig ang ating pamamahal, kagaya ng pagmamahal ni Usec Mae Templa. Bok, kung may mga questions tayo and comments, baka may katanungan sila kay Usec Mae Templa. Batiin ko lamang po, i-congratulate ko yung pamangking ko, Shelo Kalalang, sa pagtatapos. Mabuhay ka, Shelo. And of course, atin Bok Nico, i-recognize ang mga presensya ng mga nanonood sa atin, mga itong kapatiran natin diyan sa ating FB live. Nanonood din sa atin na Bok Nico, matagal na natin itong pinapakiusapan si former Undersecretary Celia Yangko. Matagal na natin itong pinapakiusapan, Bok Nico, na makasama natin at makakwentuhan dito sa programa. Hindi pa tayo napapaunlakan nito, pero subukan muli natin na siya ay maimbitahan sa mga susunod. Yes. Pag our former DSWD Secretary, Dinky Suleman is also watching. Yes, and of course, si Chairperson Alicia Bala. She is with us, Bok Nico. And of yes, course, ang ating mga social workers. Yes, oo. Ay, may nagpapatanong, yes, Bok Nico, bago tayo tuluyang magpaalam at hingian si Usec Mae ng kanyang matamis na oo. Okay. Itatanong natin, mayroon po bang Christmas wishes itong si Usec Mae Templa, Bok Nico? Pakinggan nga natin na Ma'am Usec Mae, go ahead. Ang Christmas ay para sa lahat. Pero syempre ngayon dahil pandemya, nagkakaproblema tayo. Sana mag-end na ang ating pandemyang ito. Lalo na nangangailangan talaga ng space ang ating mga kababayan na ma-revive nila yung kanilang livelihood. Space nila para makabalik sila sa kanilang mga dating gawain. At syempre para makabalik na rin ang mga mag-aaral, mga estudyante natin, mm-hmm, sa regular face-to-face. Yes! Malipayong Pasko! Sa tanan! Okay. Malipayong Pasko! Oo. Bok Nico, talagang tayo ay magpapasalamat sa ating panauhin ngayong gabi, Bok Nico. At talagang napakaganda ng ating pagkikwentuhan na naman, no? At kinapulutan natin ng maraming lessons o mga learning insights yung mga nabanggit ni Usec Mae Templa. At for sure, yung mga nanood sa atin via FB Live, mga social workers sa iba't ibang lugar, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at pati sa international community, they are also watching with us. At kung hindi man nila napapanood ito ng live ngayon, yung time na 7 to 9, ito pong show ay binabalikan po nila. Kaya namumonitor po natin kung gaano karami po ang tumatangkilik nito. Yes, Bok, share lang natin. Every show, we have more than 5,000 viewers. So every show, Bok, talagang wala pa tayong sponsor niyan, Bok, ha? Yes, and we are hoping that of course may mga tumulong na rin sa atin dito so that we can sustain this initiative. In fact, ito ma'am Usec Mae, hindi naman ito sarili lamang naming likha, ano. To be honest, I just started this, ano, yung 4K just like having fun after all the tension, the stresses. Singing lang ito, but I just made some spice. Nadagdagan siya ng konting education. Such time that it was organized, developed, and now ganito na tayo inabot, ma'am. So I'm very... Yes. Congratulations. Yeah. And thank you for all the support ng ating kasamang si Bok Nico. And of course, si Direk G. Direk G, thank you so much. Amira. Yes, siguro yung listahan ng guests natin, Bok, hanggang next year na, no? Kung meron po kayong paimbita sa amin, mag-send lang po kayo ng message kay Direk G at imbitahan po natin siya, yung mga ordinaryong manggagawang panlipunan na inspirational sa ating lahat. Just send us an email and we will invite them in this 4K.
Yes, Bok Nico, ating i-flash yung certificate of appreciation natin kay Usec Mae Fe Templa, no? Direct G. At basahin mo ito, Bok Nico, para maganda kasi ang boses mo pag nagbabasa ng certificate of On behalf of the United Registered Social Workers, Merge Philippines, Association of DSWD Social Workers, we would like to award the Certificate of Appreciation to our former DSWD Secretary, Mae Fe Ancheta Templa, for being our inspirational speaker for this 7K segment given this November 28, 2020, signed by yours truly and my bok, Ricky Bunao. Ma'am, Professor, we will send the certificate to you via email. So please accept our simple token of appreciation and as our way of thanking your service and for inspiring our social workers, especially from Mindanao. Daghang salamat. Yes, Bo. Daghang salamat. Padayon. Daghang salamat. Padayon. Yan ang parating narinig natin kay Usec Mae. Bok, dahil dyan, awitin natin ang ating pinaka-last song para sa ngayon. At itong awitin na ito ay para sa lahat ng mga disasters na Tika muna. Nakalimutan ko nga pala. Bago, yes, Bok. Bok, kailangan natin humingi ng inspirational message kay Ma'am. Ma'am Usec, go ahead. Para sa ating mga kababayang social workers sa Pilipinas ay maraming challenges. At yung kaninang tanong kung ano ba ang pwedeng magawa, yung barangay-based social workers pwedeng i-ordinansa. Hindi kailangang maghintay ng national law on social workers to be hired by the barangays. Village-based social workers should be hired through a local ordinance by the barangay officials themselves. So yan ang hamon para sa mga graduates of social work to lobby the creation of a post in the local government unit, the basic local government unit, which is the barangay, lobbying for the creation of a post of social worker in the barangay through an ordinance. I was talking about this in the Paswi Mindanao oath-taking ceremony held in Davao City for those who passed the board exams in 2017. So I hope that the people be reminded that social workers are allies of the local government units in the practice of the work with the people. Yes. Yes, for the people and by the people. Bok, Ricky, we will flash the winners for the songs before your song, Bok Ricky. So our direct G will flash the winners of our event, of our questions. All right. Okay, question number one, Nena De Bellas. Of course, question number two, Lian Garcia. For the number three, Elwin Wintalan. And question number four, pwede ba ito mag-wave, Bok Nico? Baka i-wave na to. Kilala ko to eh. So basically, we would like to congratulate all the winners. So kung mag-wave si question number four winner, okay? Bok! We're almost on the last part. Okay. But we would like to remind our colleagues and the Filipino people. Right, Bok? Yes, magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na Sabado. At antabayanan po ang aming bagong guest nitong darating Sabado, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. At ito po, kagaya na nabanggit ko, ang awiting mapapanood at mapapakinggan nyo ay original na song na ginawa ko. At ito po ay para sa atin lahat
sa lahat na klase ng disaster, tragedies, and anything na dumating sa atin, na pagtagumpayan natin lahat ito. Kaya natin. Yes, Bok! We are all in this together and we will get through in this together. No one will be left behind. All God right. Bless our fellow social workers. God bless the Philippines. Shout out sa mga batang balagtas. Kaya natin itong lahat. Whoa. Kaya natin itong lahat. Whoa. Iba't ibang pagsubok, mga suliranin, bagyo, baha, lindol, landslide, mga krimen, volcanic eruption, marawi, sis, pati na ang COVID-19. Kaya natin itong lahat. Whoa. Kaya natin itong lahat. Whoa. Kailangan natin ang talino at yaman, kailangan natin ang lakas at ang tapang. Tayong lahat ay sama-sama, nagkakaisa. Kaya natin itong lahat. Whoa. 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 Daghang salamat, Professor, former DSWD Usec, Mae Templa. Padayon po, pagpupugay po sa inyong paglilingkod sa bayan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. See you all next Saturday! Bok, lakas sa may sounds! Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. For our medical social workers, pinababati lang kay Ma'am Cheryl ng Malolos at kay Dean Aimee ng St. Mary's College at kay Direk G. Magandang gabi. Maraming salamat, Book Nico. Congratulations sa ating lahat. Congratulations sa Pasui sa kanilang idinaos na convention. Maraming salamat at magandang gabi. Ito po muli si Ricky Bunaw. Kasama ko si Book Nico Sanchez, Batang Balagtas. All right, magandang gabi and goodbye po sa ating lahat. See you next Saturday. Ma'am, salamat, Ma'am Templang.